Good day to everyone. This is your prof next door, Sir Joseph. So, today, we will be talking about one of the important things sa ating Philippine history, which is, of course, the agrarian reform. So, of course, magiging focus natin dito sa agrarian reform, since this is a very long issue, is, of course, not necessarily yung the law itself, but I want to focus on land ownership. So, the question is, gaano nga ba ka-importante ang land ownership sa Pilipinas? Tatandaan po natin ito. Meron tayong dalawang salita na dapat tandaan kapag pinag-uusapan ang land ownership. Unang-una po, yung salitang land. And then of course, yung power. Bakit? Land is equals to power. So bakit po natin nasasabing land is equals to power? Let us all remember na kung sino po ang may hawak ng lupa, usually, siya po ang may kapangyarihan. Siya po ang may control, siya po ang may authority over the piece of land na kanyang hinahawakan. So, anong connection ito with the agrarian reform dito sa Pilipinas? Tandaan po natin yung agrarian reform. This is the laws that were made in our country that would give lands especially for our farmers. Tandaan natin, yung mga farmers natin, they are one of the essential workers po ng ating bansa dahil sa kanila nanggagaling yung ating kinakain. So ngayon, ano bang kinalaman ng land ownership dito sa mga farmers? Unang-una po, yung land ownership is part of the issues regarding the state of agriculture sa Pilipinas. So, bakit po ganun? Unang-una po, land ownership for the farmers is very important because it will ensure that most or not most, lahat ng kanilang crops, mapagkakitaan nila. Lahat ng kanilang ani, mapupunta sa kanila. Bakit? Ano bang issue ng land reform sa Pilipinas? Since walang sariling lupa yung magsasaka, they are just renting or leasing yung lupa na pagmamayari ng ibang tao. Kaya sinasabi ko sa inyo, land is equals to power. So, now, when we talk about land is equals to power, ano bang meron niyang sa agrarian reform na yan at bakit ayaw mabigyan ng lupa yung mga sasaka? Simple lang. Because of course, as I have said, land is equals to power. If the land will be removed from those who hold power, of course, mawawala sila sa pwesto. They will be removed from wherever they are. They will lose their authority. Kaya nga land is equals to power. Kaya kung makikita natin, ang agrarian reform sa Pilipinas, it has something to do with our politics, it has something to do with our economy. So, pag-uusapan din lang yung economy, ano nga bang kinalaman ng agrarian reform, yung pagkakaroon ng lupa na magsasaka sa sinasabi kong to? Simple lang po. If the farmers will be given their own land na kanilang tataniman, na kanilang lalagyan ng kanilang mga crops, kung ano man yan, patatas, gulay, prutas, or palay, magkakaroon ng mas malaking kita ang mga magsasaka at mas mapapababa nito yung presyo ng ating mga gulay, ng ating mga prutas, ng ating bigas. Bakit? Kasi the more na mas maraming dinadaanan ang magsasaka na process sa paggawa ng kanilang products, the more na mas dumadami yung pressure, tumataas yung pressure na na kanilang ibebenta yung kanilang mga products. So bakit? Kasi kung kanila yung lupa, hindi na nila kailangan magbayad ng renta. Kung kanila yung lupa, hindi na nila kailangan na magbayad ng kung ano-ano pang mga fees dun sa may-ari ng lupa. Hindi na kailangan makihati pa nung may-ari ng lupa doon sa products ng magsasaka. Kaya kung nasa magsasaka yung lupa, ano mangyari? Mas bababa yung prices ng ating agricultural products. Mas magmumura yung pagkain at mas mababawasan yung mga tao na hindi makabili ng pagkain. So ano sabihin po nun? May direct effect po yan sa ating economy. Because of course, prices will go down if the farmers will
have their own land na kanilang pwedeng pagtaniman ng kanilang mga sariling produkto na hindi na kailangan patungan pa ng presyo para tumubo din sila. Diba? So now, once again, sinasabi ko, land is equals to power. Bakit? Titignan po natin lagi. Every time na nagkakaroon ng election, ano bang lagi natin nakikita? Ah, political dynasties. Kung titignan po natin sa Pilipinas, i-check po ninyo yung mga leaders from Ilocos hanggang sa kaduluduluhan ng Mindanao, from Region 1 hanggang sa kaduluduluhan ng Mindanao. Tignan natin, those who own most portions of the land, sila yung mga nasa government. Kaya sinabi ko, land is equals to power. Bakit? Sila yung may hawak ng lupa, sila yung nag-i-influence sa mga tao na nandoon sa lupa na kinatitirikan ng mga bahay nila. So, ano nangyari? They can easily convince those people to vote for them and to make them stay in power. Or else, of course, syempre, merong repercussions sa kanila yan. Since they are powerful, they hold the land, ayan, yung mga tao, most likely, will follow them. Diba? Kaya nga, yung ibang mga tao na matagal na nakikitara dun sa land na may-ari, mga farmers, may utang na loob na sila dun sa owners ng land. Kaya, kadalasan, mapansin ninyo, ang problema sa atin, sa Pilipinas, hindi mawala-wala yung political dynasties, hindi mawala-wala yung mga inefficient leaders na kahit hindi naman mahusay ang performance na nanalo pa rin. Because they can convince people to vote for them. Because of course, they hold authority over dun sa land na pagmamay-ari nila. So ngayon ang tanong, ano nga bang ginagawa ng government sa land reform sa Pilipinas? Actually, isa yan sa mga malalaking usapin kasi kahit marami ng batas about sa land reform, especially dun sa panahon ni Cory, which is yung CARP, ano nangyari? Wala pa rin pag-usad yung pamimigay ng lupa sa mga isasaka. And most of the lands that were identified by the government that needs to be distributed to the farmers, hindi pa rin redistribute sa ating mga magsasaka. And ang malungkot na part doon, most of those farmers na lumalaban for their right sa land ownership is either pinapatay or tumatanda, namamatay, nang hindi nakukuha yung land na para sa kanila. So, that is one of the concerns na nakikita ko with our agrarian reform. Masyadong tied with the land, masyadong tied with politics or our economy. So ngayon ang tanong, ano bang kailangan natin gawin as students, as people na nandito sa cities, mga ganito ganyan? Una-una, let us support the plight of our farmers. Suportahan natin, makiisa tayo sa kanila. Let us spread the information tungkol sa nangyayaring pagkawala ng lupa or dun sa injustice na nagagawa sa kanila. Siguro pinakamadali ng suporta na magagawa natin para sa kanila yan. And of course, kailangan din natin suportahan din yung mga products na binibenta nila. Dahil of course, syempre, yun yung nagpapakain sa mga families nila. So, kung makikita natin, ang problem sa agrarian reform in the Philippines is of course, yung authority ng may-ari ng lupa over dun sa mga tao na nakikigamit ng kanyang lupa. Kaya nasasabi ko, land is equals to power. Those who hold the land, hold the authority, has the power. Kaya ano nangyari? Walang development, walang pag-usad, mabagal ang buhay, especially sa mga provinces, kasi yung may-ari ng lupa, ayaw niyang mabago yung sitwasyon dun sa kanyang kinasasakupan or else maalis siya sa pwesto. Mawala sa kanyang land. Kaya, unfortunately, those same people are in the government. Some of them are in the Congress, some of them are mayors, congressmen. So, I'm not saying na masama ang mga political dynasties, ganito, ganyan. May mga mabubuti pa rin ang mga political dynasties sa Pilipinas, but there are some political dynasties sa ibang mga provinces dito sa Pilipinas. Matagal nang backward yung kanilang province, pero wala silang masyadong ginagawa. And ang katakataka dun, lagi pa rin silang nasa pwesto. So,
dapat pag-isipan natin as part of the future generation of the Philippines, what can we do to help our farmers, help our agrarian condition dito sa Pilipinas? More than the support na maaari natin gawin by sharing or being one with their flight. So, with that, I hope that you have learned something from our discussion. And if you have any questions, if you have any comments, feel free to ask me. I will try to answer them as much as possible. So, thank you very much, and take care of yourselves and take care of each other. This is your prof next door, Sir Joseph. So, good day to everyone.